Ang paniniwala ng matatanda madalas na hindi na pinaniniwalaan ng mga kabataan, lalo kung hindi nila ito nakikita dahil walang katibayan. Pero wala rin namang masama kung mag-iingat o magbibigay respeto pati na sa mga hindi nakikitang elemento. Dear Papa Dudut, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Delton, 29 years old at nakatira dito sa Navotas. Habi na naming magbabarkada ang makinig sa inyong YouTube channel, lalo na pagdating sa mga kwentong katatakutan. Bata pa lamang kami ay madalas na kaming magtakutan ng mga kaibigan kong sina Sean at Mikey. Kaya naman naging bonding na namin ang pakikinig sa inyong YouTube channel. Papa Dudut, nakilala ko sina Sean at Mikey dahil sa paglalaro ng chess noong nasa elementary pa lamang kami. Nagkakasama kami sa isang team at dinadayo para ipanlaban sa ibang mga eskwelahan. Nakakatuwa lang kasi kagad na nagkasundo-sundo ang ugali naming tatlo. Hanggang sa iyon nga, hindi na kami halos mapaghiwalay kapag tapos na ang klase namin. Tinuring na namin na parang kapatid ang isa't isa. Bakit nandito kayo? Nagtatakang tanong ko nang mapagbuksan ko ng pinto ng bahay sina Sean at Mikey. Siyempre, dinadalaw ka, kagad namang tugon ni Sean. Ilang araw ka na kasing hindi pumapasok sa klase, ang sabi pa niya. May buluto nga kasi ako kaya hindi ako makapasok. Dapat di na kayo pumunta rito kasi baka mahawa pa kayo. Nag-aalalang sabi ko. Eh ano naman, ang mahalaga ay magkakasama pa rin tayo. Wika pa ni Sean. Pero hindi ba, hindi pa kayo nagkakabulutong? Tanong ko. Hindi pa nga. Kaya kapag nahawa kami sa'yo, pare-pareho na tayong wala sa klase. Pagtawa pa ni Mikey. Ganon nga ang nangyari, Papa Dudut. Nahawahan ko sila ng bulutong ko kaya pati sila ay hindi na rin nagawang pumasok pa sa school. Ganon kasi sa barkadahan namin. Walang pandidiri o iwanan sa ere. May asaran, pikunan pero solid pa rin ang friendship. Lalo na noong maging high school student na kami. Doon na kami natutong magkagusto sa babae at manligaw. Noong unang beses na nabasad ako sa nililigawan ko ay nasaktan talaga ako. First love ko kasi at halos isang taon ko rin na niligawan. Kaya naman naging malalim ang feelings ko para sa babae na yon. Pero sina Sean at Mike yung nagparamdam sa akin na hindi ko dapat pinapatagal ang kirot na nararamdaman ko sa dibdib ko. Dapat natututo rin ako sa pag-move on kaagad. Nagawa ko naman yon nang dahil sa presensya nilang dalawa. Lumalabas kami, umakyat ng bundok, namamasyal sa mall, nagpo-food trip at kung ano-ano para lamang makalimot ako. Ang mga kaibigan ko ang naging dahilan kung bakit naging sobrang saya at enjoy ng high school life ko. Sabi nga namin dadalhin namin hanggang college ang memories na yon at gagawa pa kami ng marami at masasayang alaala. Kaya lang Papa Dudut, nasa fourth year na kami nang sabihin ni Sean na hindi na siya makakatuloy ng college dahil pinapahinto na siya ng pag-aaral ng tatay niya. Sa aming tatlo kasi ay siya yung pinakamahirap sa buhay. Pero hindi kami pumayag na hindi siya tulungan dahil pangarap namin na sabay-sabay kaming makakaakyat ng stage at makapagtatapos ng kolehiyo. Kaya gumawa kami ng paraan para makatuloy din siya sa pag-aaral. Nag-apply kami ng scholarship sa iba't ibang college, university. Nag-apply kami ng financial assistance sa mga local government na tumutulong sa mga kabataan at nagpa-part-time job din kaming tatlo para matulungan si Sean. Hanggang sa iyon, pumayag na ang tatay niya na makatuloy siya sa pag-aaral niya sa college. Nakakatuwa lang kasi nang dahil sa pangyayari na yon ay parang naging matured kami ng maaga. Kasi dati lang ay puro gimikan at trip lamang ang meron kami. Mga plano para sa future namin ngayon ay focus na namin. Kung anong gagawin namin kapag nakapagtapos ng kolehiyo, saan magtatrabaho, anong negosyo ang magandang buksan at kung ano-ano pa. Ganon pala talaga kapag tungkol
na tunay na buhay ang pinag-uusapan. Nakakamature ng isip at mga plano sa buhay. Papa Dudut, nasa third year college kami nang may mapansin akong kakaiba. Sa kaibigan naming si Mikey, hindi na siya madalas na sumasama sa mga lakad namin ni Sean. Naging tahimik din siya at parang iwa sa aming dalawa. Kapag tinatanong namin siya kung ano ang problema niya, hindi siya nagsasalita o kaya isasabihin niya na wala lang. Pero alam namin na may gusto siyang sabihin sa amin, pero hindi niya lamang magawa yon. Sean, ano bang problema mo? Tanong ko. Oo nga, palagi ka nalang wala sa mood kapag magkakasama tayo. Mainit ng ulo mo o kaya ang tahimik mo? Dagdag ni Mikey. Ayos lang kasi ako kaya huwag yun akong isipin. Pag-iwas pa ni Sean. Alam naming may problema ka. Sabihin mo na sa amin. Kaibigan mo kami, kaya bakit kailangan mo maglihim? Pag-uusisa ako. Tama si Delton. Magkakaibigan tayo dito. Kaya kung ano man ang gumugulo sa isipan mo ay ishare mo lang sa amin. Kasi baka matulungan ka namin. Dagdag pa ni Sean. Saglit na tumahimik si Mikey at baka sa mukha ang pag-iisip ng malalim. Hanggang sa magbitaw na siya ng malalim na buntong hininga. I'm gay. Mahina pero malinaw na sabi niya. Nagkatingin ang kami ni Sean bago bumaling ang tingin kay Mikey. Well, congrats, sabi ni Sean na pinagtaka ni Mikey. Congrats kasi sa wakas eh, nagawa mo nang sabihin sa amin ang tungkol sa bagay na yan. Nakangiti pang dugtong nito. Ngumiti na rin ako. Tama si Sean. Wala ka nang dapat na itago eh, kahiya sa amin, Mikey. Magkakaibigan tayo kaya tanggap namin kung sino o ano ka pa. Dugtong ko naman. Nang sanubungin ni Mike yung mga tingin namin ay naluluha ang mga mata niya at labis siyang nagpasalamat sa pagtanggap namin sa kanya. Noon pa man ay pansin ko nang may kakaiba sa kinikilos niya. Yung pagiging mainhin ng boses niya, pananalita, kilos at iba pa. Lahat yon ay napapansin ko at alam ko na ganoon din si Sean pero hindi naman namin yon pinag-uusapan dahil hindi naman na kailangan pa. Magkakaibigan kami at hindi dapat pinag-uusapan ng magkakaibigan ang isang kaibigan kapag wala siya. Kaya naman pinaramdam namin sa kanya na wala na siyang dapat pang ilihim sa amin. Papa Dudut, alam namin ang hirap na pinagdadaanan noon ni Mikey. Kasi hindi rin siya open sa parents niya tungkol sa sexual preference niya. Pero pinakita namin sa kanya na kapag kasama niya kami ay pwede niyang ipakita kung sino talaga siya. Wala namang nagbago sa friendship naming tatlo. Hindi kami nailang kay Mikey or kay Mike. Napalayo niya kasi kaibigan namin siya. Hindi rin nagbago ang pananamit o ayos ng buhok niya. Mas naging malambot o mainhin lamang ang kanyang pananalita. May naging boyfriend din siya na minsang pinakilala niya sa amin. Nakakatuwa lang kasi hindi na niya kailangan pang maglihim sa amin ni Sean. Isang buwan bago ang huling semester namin sa college ay napagkatuwa namin na magbakasyon sa probinsya ni Mikey sa Maynorte. Dalawang linggo kasi ang sem break namin at doon namin gagamitin ang oras namin sa probinsya nila ng isang linggo. Pagdating pa lamang namin ay sariwang hangin kaagad ang sumalubong sa akin sa lugar na yon. Uy, inihaw na isda. Masayang wika ko nang mailapag ni Lolo Tasio ang pagkain sa lamesa para sa unang gabi ng aming hapunan. Inihaw na isda, bagoong, kamatis at kung ano-ano pang gulay. Doon lang ulit ako makakatikim ng ganong mga pagkain. Ang sabi pa ni Lolo Tasio, bagong huli sa dagat ang mga isda kaya talaga namang sariwang sariwa. Ang dami ko nang nakain, ang wika ni siya nang matapos na kaming kumain. Ako nga rin eh, sira na naman ang diet ko, natatawang tugon naman ni Mikey. Mahirap talagang mag-diet kapag ganito kasarap ang mga pagkain, ang sabi ko naman.
Mabait ang mga tao sa probinsya ni na Mikey, ang mami niya raw talaga ang taga doon pero bihira lang silang umuwi kasi nagtatrabaho ito sa ibang bansa. Malalim ng gabi nang magising ako dahil sa mga alulong ng aso. Hindi kalayuan sa bahay kung nasaan kami noon. Maraming aso ang umaalulong sabay-sabay na tila ba nag-uusap o nagsasagutan. Nakakatakot naman ang alulong ng mga aso dito, ang sabi pa ni Sean. Kaya nga eh, hindi tuloy ako makatulog pagsang-ayon ko. Magkakatabi kami noong nakahiga sa may malapad na papag sa loob ng isa sa mga kwarto nila. Ganyan talaga dito lalo na kapag may dayo, parang naaamoy nila na may bisita sa lugar na ito. Tugon naman ni Mikey. Gusto ko pa sana magtanong pero ang sabi ni Mikey ay huwag na raw muna naming pag-usapan ng tungkol sa mga aso. Kasi naririnig daw nila kapag sila ang pinag-uusapan. Lalo ko yung pinagtaka pero sumunod na lamang ako sa sinabi niya. Kinabukasan papadudod ay nagkayaan kami na umakyat ng bundok. Pero bago namin ginawa yun ay nagalmusal muna kami ng masarap na sinangag. Itlog na pula na may kamatis, tuyo at tinapa. Akyat daw kayo ng bundok sabi ni Poldo, tanong ni Lolo Tasio. Opo, magkapasama po kami sa kanya kasi hindi ko na rin alam ang daan papunta doon sa may tuktok ng bundok. Tugon pa ni Mikey. Eh basta mag-ingat kayo doon ha. Huwag kayong masyadong gagawa ng ingay lalo na at hindi mga taga rito ang kasama mo. Ang bili ni Lolo Tasio. Mahirap na kasi. Baka may magambala kayong nuno doon. Iwasan ninyong masira ang mga punso nila. Dugtong pa ng matanda. Nuno sa punso? Meron ba talaga nun? Nagtatakang tanong ni siya na medyo kinatawa ko naman. Pinandalatan ako ng mga mata ni Mikey. Ganun yata talaga sa mga probinsya. Hanggang sa mga oras na yon ay naniniwala pa rin sa mga kwentong elemento o kababalaghan ng mga taga-probinsya. Papadudot bago tumirik ang araw ay sinimula namin ang pag-akyat sa bundok. Kasama ang pinsan ni Mikey na si Kuya Poldo. Hindi matarik ang daan at hindi rin gaanong mabato. Mabuti na lamang at summer ng panahon na yon. Kaya tuyo ang lupa at hindi kami masyadong nahirapan na makarating sa pinakatuktok. Ang ganda rito, grabe. Bulalas ko nang makita ko ang magandang tanawin. Sobrang relaxing, ang sabi naman ni Sean. Sabi sa inyo eh, sulit ang pagod natin sa pag-akyat dito, ang wika pa ni Mikey. May isang oras din kaming nagpahinga at kumain doon bago kami nagkayaan ng umuwi. Ay putya, bulalas ni Sean nang matumba siya. Dahil sa nakaumpok na lupang hindi niya napansin. Ano ba naman to nakaharang buisit? Inis na singhal pa niya. Naku, huwag mong sigawan yan at baka magalit sa atin. Suway pa ni Kuya Poldo. Bakit magagalit yan? E tumpok lang naman yan ng lupa. Inis na tanong ni Sean. Hindi yan basta lupa. May nakatira sa punso na yan. Wika naman ni Kuya Poldo. Nagpatuloy na kami sa paglalakad habang may tanong pa rin sa isipan ko kung bakit parang biglang natakot ang mukha ni Kuya Poldo. Papadudot isang oras lang ang pag-akyat na ginawa namin pero noong pababa na kami halos 2 oras na ay parang umiikot lamang kami. Nagtaka pa si Kuya Poldo kasi kabisado raw niya ang bundok na yon. Kaya imposible na maligaw kami kasi alam niya ang daan. Muli kaming nagpatuloy sa pagbaba at inabot na nga kami ng dilim. Doon na sinabi ni Kuya Poldo na malamang daw ay pinarusahan kami ng nuno sa punso na nagambala namin. Kasi alam nyo ang nakapagtataka sa nangyari sa amin? Yung palagi kaming bumabalik at dumadaan sa tumpok ng lupa na nasira ni Sean. Doon na nag-alala si Kuya Poldo at sinabihan niya kami na baliktarin rin ang suot naming mga damit. Pagkatapos ay naglabas siya ng tinapay mula sa kanyang hawak na bayong. Nilagay niya yon sa tumpok ng lupa na muli naming nadaanan. Humingi siya ng paumanhin para raw sa pagagambala na ginawa namin. Taimtim din kaming nanalangin noon at hindi ko alam pero nakaramdam na rin kasi ako ng kakaibang kaba ng mga oras na yon. Pagkatapos doon ay nakapagtatakang nakababa na kami ng matiwasay ng mga kasama ko. Papadudot doon ko na realize na meron pala talagang kakaibang elemento
o nilalang na nakatira sa bundok na pwede nating magambala anumang oras. Kaya naman dapat na marunong tayong magbigay ng respeto sa kanila. Kasi kung masisira o magugulo natin ang tahimik nilang mga tahanan, meron silang sariling paraan para tayo ay maparusahan. Salamat po sa pagbabasa ng sulat ko na sana ay nakapag-iwan ng aral kahit papaano sa ating mga kaistorya. Nakasubscribe na rin po ako sa inyong isa pang channel, ang Kaistorya YouTube channel. Lubos na gumagalang, Delton. Hindi lamang tawang namumuhay sa mundong ito, kagaya ng sinabi ng ating letter sender na si Delton, dapat na marunong tayong magbigay ng respeto kahit pa sa mga nilalang na hindi natin nakikita, kasi pwede na tayo naman ang mapahamak kapag nagambala natin sila. Wala namang kasing masama kung makikinig tayo sa sinasabi ng matatanda sa atin. Walang masama kung susunod tayo sa mga bilin at paalaala nila. At palagi nating tatandaan na magbigay ng respeto lalo na sa mga lugar na hindi tayo pamilyar. Huwag po ninyong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.